Hello guys, good afternoon and good day. This is Megan Jason and welcome to my channel In Depth. At andito nga tayo para i-discuss itong Ninja State dahil may nag-request nga sa ating channel nito tapos nagkataon din na nabigyan tayo ng opportunity na mabigyan ng NFT dito para mapakita sa inyo kung paano nga laruin itong NFT game. Okay, so for this content, ang gagawin natin is check natin yung website, yung kanilang white paper, tapos yung contract na din. Okay, tapos yun nga before po tayo magsimula, mayroon po tayong pag-giveaway po dito sa ating Metaverse 2 at punta lang po kayo dito sa ating video ng ating in-upload ko po kahapon at ang gagawin nyo lang is magko-comment lang po kayo ng kahit ano po dito sa baba at eligible na po kayo para sa ating draw ngayong Sunday, okay? Tapos, balik na tayo dito sa ating Ninja State. Okay, so ang concept kasi guys dito is para po siyang real estate din na kung saan kailangan natin mag-own ng land tapos mag-own din ng bahay. Tapos, para natin masabi na passive income siya, kailangan lang natin siya i-repair yung ating mga bahay at on the 7th day, doon tayo makakagain ng income, okay? At yun nga, andito yung kanilang token, pwede nyo bilhin. Pupunta kayo kaagad dito sa PancakeSwap. Tapos, ang token na ginagamit nila dito is Ninty, okay? Tapos, ito kasi yung building natin dito. Tapos, ito naman yung ating mga NFT. Ayan. So, meron tayong apat na NFT. Meron tayong house, mansion, building, at skyscraper. Ang pagkakaiba nilang apat is yung number of rooms. Tapos, mapapansin natin dito at andito na yung estimate na earnings natin pag bumili nga tayo ng mga NFT. Ayan. Pwede tayong makakuha ng 864 Ninty sa isang legendary na skyscraper. Okay? Pero yun, nakadepende pa din yun dito sa price ng Ninty. Kaya hindi po natin masabi kung ano yung ROI dito. Pero meron din akong nakita na ROI calculator. Okay, ito. So, hindi ko pa ito na-try guys dahil bibili pa nga lang tayo ng NFT. Pero siguro sa future, gagawa ako ng content dito para lang mapakita yung actual gameplay na at kung ilan na yung na-earn talaga natin. Okay? Tapos, meron din silang land pala. At ito namang land, meron tayong free land na pwede nating makuha. Tapos, meron tayong Wakefield, Bridgetown, Aliseti, Antapolis. Tapos, may mga bonus kasi yan na nakalagay guys. Tapos, andito yung limit kung ilan mga properties ang pwede natin malagay. Ito yung mga properties pala natin, okay? Dito sa desert, ito kasi is free. Pero ang pagkakaiba kasi dito, pag naka-free ka lang, hindi mo ma-access yung mga daily quest. Dahil meron tayong daily quest, guys, dito. Kung alam nyo, guys, yung plant versus undead, di ba may daily quest tayo na nagtatanim at nagdidilig pala. Dito naman, kailangan mo i-repair yung bahay mo para hindi maapektuhan yung inyong earnings, yung production nyo ng second token nila. Okay? So, meron tayong dalawang token din pala dito guys. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung conversion. Okay? Tapos kung sisilipin din po pala natin dito, hindi po sila docs at wala nga dito sa kanilang website yung kanilang team. Okay? So, before po kayo mag-invest po dito, i-take note nyo na lang po yun. Tapos naghanap din naman ako ng mga EMA nila. Pero mayroon akong nakita at hindi nga natin na malaman lang kung sino talaga sila. Dahil kahit sa EMA na naganap is hindi po talaga sila nagpakita ng mukha. Okay? So, invest only on what you can afford talaga. And kung hindi nyo type tong laro is wag na lang po. Okay? Para lang to sa mga risk taker talaga. Pero kung titingnan nga natin at marami po silang burning mechanism dito sa larong to. Okay, i-discuss natin yon mamaya pag napunta na tayo doon sa kanilang white paper. So, dumako naman tayo ngayon doon na sa kanilang game. Pero before po tayo magsimula sa kanilang game, hindi ka pala makaka-access nun dahil kailangan mo ng NFT. Okay, so ang kailangan natin gawin is kailangan natin muna bumili. Tapos meron nga tayong 3,221.90 na. Yan, refresh ko lang po. Ayan. Ayan, 3,221.90, tapos bibili nga tayo ng land. Ito yung interface guys ng marketplace pa lang, tapos ito yung click natin kung nakabili tayo ng properties. Ito naman pag nakabili tayo ng land, tapos ito yung gacha na kung saan pwede tayo makakuha dito ng properties pero hindi lang natin alam yung kanilang rarity. Okay, so random pa din yung gacha na to, so kung mag-i-invest kayo dito, either dito kayo bumili sa gacha or dito naman sa kanilang marketplace dahil meron na silang marketplace guys. Tapos andito ang pinakamura nga is 234 pero common to guys. Andito din yung ating land shop na kung saan ang pinakamura nga is 1,500 Ninty. Okay, so kung magkano yung 1,500 Ninty, around $240 siya. Okay, so kung mag-i-invest kayo dito guys, $240 yung pinaka mura. So, dito naman sa gacha, ang cost ng isang gacha is 350 Ninty. So, kung magkano naman ang 350 Ninty, around 56. So, around 25 guys yung isang properties. Okay? So, mura lang naman siya. Tapos, kung gusto nyo naman mag-try talaga lang at gamitin nyo na lang yung freeland muna. Pero yun nga, pag freeland ka kasi, magko-cost ka din, parang magkakaroon ka ng additional cost dahil kailangan mo bumili ng fence. Dahil may mga bandit daw na umatake sa desert.
Tapos, hindi ka din doon eligible sa mga daily quest nila, okay? So, hindi ko pa guys nasilip din yung kanilang actual game dahil bibili pa nga lang tayo ng NFT. Tapos, yun nga, ito naman yung ating conversion na kung saan kailangan natin mag-convert ng Ninty to NE. So, dalawa yung token nila dito guys. Tapos, yun nga, meron kasi akong extra dito na Ninty kaya magdi-deposit tayo or magko-convert. Okay, so try natin mag-convert ngayon. Tapos, kailangan pala i-approve natin muna lahat ng contract, okay? So, approve lang natin lahat to. At ang dami pala niyang i-approve guys. So, yun lang. Kailangan nyo lang i-watch out pala to. So guys, in-approve ko na nga dito. Hanggang dito lang muna. Try natin mag-convert ulit ng 2090 to NE. Okay? So ayan. Tapos ayan. Meron na tayong NE na token. Tapos i-refresh na lang natin para mag-reflect yun. Ayan. So after ko mag-refresh guys, medyo matagal lang pumasok yung NE. Pero andito na siya ngayon. Okay? Tapos punta din tayo dito sa electricity. Dahil meron nga dito sinasabi din na another burning mechanism. Na kung saan kailangan din natin magbayad ng electricity. Pero yun nga, hindi ko pa to na-try guys. At siguro i-discuss ko ito pag meron na tayong NFT. Okay? So try natin bumili na ng land nga dito. At bilhin natin tong Lisette Beach. Dahil meron pa naman tayong 3,201 na ninti. Okay? So, try natin bumili ng Lisette Beach para matry na. Tapos, ayun, may NFT na tayo. Tapos, tingnan natin sa ating land kung andito na. Ayan. So, pumasok na, guys, sa ating BSCan yung ating NFT. Ayan. So, meron na tayo, guys, NFT dito. Tapos, pwede natin siya i-gift or i-sell. Okay? Tapos, ito yung coordinates natin. Tapos, try naman natin bumili naman ng properties na. Okay? So, dalawa yung bibili natin, guys. Tapos, mint na tayo. Okay, so guys, kailangan pala natin i-reveal yung makukuha nating properties. Tapos, ang una kong nakuha is common. Tapos, ang pangalawa ulit is isang mansion. Okay, so dalawa yung NFT natin dito. So, try na natin tingnan yung ating nakuha. Okay? Ayan. So, ito yung house natin, guys. Meron ako isang common, tapos isang mansion. So, kahit papano, second rarity yung nakuha natin, tapos may common nga tayo. Tapos, sa land naman, yun nga, bumili tayo kanina ng Lisette Beach. Okay, so, dumako naman tayo dito sa interface na mismo ng kanilang game na. Tapos, gagawa nga tayo ng ating building. So, before tayo gumawa, kailangan natin mag-hire ng ating mga worker. At ito nga, try natin bumili muna ng isa. Para makita natin at makapag-create na nga tayo, okay? Build tayo dito at ang una nating i-build is yung mansion. Tapos i-build natin siya dito sa Lisette Beach, okay? Ayan, so na-build na natin yung isa. So kailangan pa natin ng another 300 para naman makabuild ulit ng ating common, okay? So 600 na NE yung na-spend ko para lang makapag-create nga ng ating construction, okay? So try natin magdagdag pa. I-build natin tong bahay na to dito sa Lisette Beach at try natin. So yan, natayo na nga yung ating mga bahay guys. Tapos ang gagawin na lang natin is aantayin na lang natin na matapos yung construction. Okay, so need na lang mag-reset to. Tapos kung titingnan natin, bayad na yung aking electricity. Dahil may kuryente sila dito guys eh, na kailangan natin bayaran per day, which is ito yung another burning mechanism nila guys, at libre nga ako until February 14, so hindi ko na yun iisipin. Tapos, andito nga yung ating mga cleaning kit, repair kit, maid insurance, construction crew, tapos fence and paint. Pero hindi pa din ako bumibili dyan ng kahit ano guys, dahil hindi ko pa naman nakikita kung paano siya laruin at kung paano siya gagamitin, okay? Pero siguro gagawa na lang tayo ng another content para doon. At ito nga yung aking lands, yung Lisette. Tapos ito yung free land guys. Oh. Tapos dito naman sa map, ang kailangan mo lang gawin, meron kasi tayong tatlong, apat palang area. Tapos diba Lisette kasi yung binili natin, click lang natin yan. Tapos punta lang tayo sa ating land at hanapin yung ating coordinates, okay? So tingnan natin kung asan siya, ayan. E 10 to 20. Ayan, so medyo loading lang siya guys, ito. 11 to 26. So ito yung area ko guys. At pag kinilig natin yan, makikita natin yung ating bahay. Okay? So, yun yung map naman. Tapos, punta naman tayo sa store nila. So, ito yung mga, ano natin, mga in-game item. Tapos, siguro yun lang muna dito sa kanilang interface ng laro. At dumako naman tayo sa pag-check naman ng ating contract. Okay? So, dumako naman tayo dito sa kanilang Pucoin naman. At ang current price nga ng ating Ninja is around $0.15. Or equivalent siya sa 7 pesos nga. Tapos market cap natin ngayon is 144 million. Ang kanilang LP nakalock naman under Unicrypt pero hindi ko lang to makita kung kailan yung locking period niya. Tapos andito naman yung kanilang dev wallet. Sa dev wallet may mga sinisend silang Ninty
Ayan, ngayong February 12, may sinend silang Ninty sa mga certain wallet na to. Pero nagba-buyback sila, guys. So, kung tisilipin natin, buyback sila ng buyback. Ayan. Tapos nag-buyback ulit sila dito. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi nila na nag-board daw yung team nila ng token. Ayan. Sinend nila sa dead address. Tapos, yun nga, buyback sila ng buyback, guys, eh. Ayan, no? Ayan. So, sobrang haba kasi ng transaction dito. Pero recently, nagba-buyback sila. Okay? So, yun yung nakita natin sa Dev Wallet at dumako naman tayo sa ating BS Check EU. Sa BS Check EU, ang sabi dito, 1% ngayon tax fee, pero 2% daw to based sa Telegram dahil lang babasa ako sa Telegram nila. Tapos, meron nga tayong 5,240 holders na at nadidetect lang dito na meron daw ang Dev laman na 68.34%. Okay? So, sa kanila daw to, pero nung chinek ko naman yung ating contract holder, nakalock naman siya. So, may chance na nakatoken lock lang to, guys, at kaya nila to ma-on and off. Okay, so hindi lang natin alam, pero yun yung sinasabi ng at binabasa na ating BS Check EU. So, be aware lang po kayo dito if mag-i-invest kayo na meron silang ganitong amount na hindi nakalock at nababasa nga siya ng BS Check EU. Okay, tapos hindi pa renounce yung ownership niya. Tapos yung total holders naman, hindi siya nadidetect. Pero kasi, na-detect niya to. So, kahit hindi mo na to basahin, basta be aware lang guys na meron nga silang hawak na ganyang token. Tapos, dito nga sinasabi na under Unicrypt naman yung ating LP at okay pa naman siya. Okay. Tapos, itong mga wallet na andito guys, i-watch out nyo na lang din. Dahil masyadong maliit nga lang yung ating LP. Ayan, 0.3% lang siya. Tapos, ang combination nitong mga wallet is kaya nila to mabuo. Okay. So, yun lang yung ating dapat tingnan. Tapos sa token sniffer naman guys, yung sinasabi, token is sellable, not a honeypot at this time. Tapos verified contract source daw. Pero kung sisilipin natin yung contract, verified contract source naman siya. Tapos ang sabi lang is ownership is renounced. Tapos andito nga, ay ito pala yung locking period, 343 days siya nakalock. Okay? So yun yung nakita natin dito sa token sniffer. Tapos dito naman sa quick audit guys, wala naman nakitang kakaiba pero may nakita tayong mint function at hindi lang natin alam kung paano ito ginagamit sa laro pero be aware lang tayo dito dahil yun nga wala sinabi yung ating audit dito sa mint function na to. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung mint function, kaya makagawa ng token ng developer nang hindi sinasabi sa atin at pwede nila yun i-sell at pwede mapabagsak nila yung economy or marag yung game. Yun yung iniiwasan natin yung may mga mint function na token. Pero for this project po, hindi lang natin talaga masabi kung saan ito ginagamit dahil dito sa ating auditor, meron silang tatlong audit, hindi dito nabanggit yung mint function. Pero ito yung result ng kanilang audit guys, ang sinasabi nila dito na owner has full control over the smart contract, thus technical auditing does not guarantee the project's ethical side. Okay? So hindi nila masisecure or hindi yun assurance na hindi mararag yung game pero na-check nila yung contract na safe naman in terms of technicality. Okay? Same with dito sa dalawa nilang audit. Okay? Tapos, sinilip ko din kung gano'ng nakatagal yung kanilang website. Nakita ko na 140 days old na to. Tapos, hindi naman naka-hide yung mga information dito. Hindi redacted for privacy. Okay? So, makikita natin yung mga details ng kanilang website. Tapos, yun nga, 140 days old to. Tapos, sa Twitter nila, October 25, 2021 pa ang unang nilang tweet. Tapos, 14.2K followers sila. Okay? So, yun lang yung nakita po natin dito sa pag-check ng background dito sa kanilang NFT game. At na-discuss ko na nga kanina na wala ako nakitang AMA na nagpakita talaga sila ng mukha. So, be aware lang kayo doon. At lastly, i-check na lang po natin ngayon yung kanilang white paper. Sa white paper naman, discuss natin to. Ang currency nila, meron silang dalawa. Mayroon silang Ninty at NE. Tapos, ito yung conversion rate. Tapos, ang minimum ng pag-convert nga is 20 Ninty. Tapos, meron tayong withdrawal cooldown na conversion from NE to Ninty to 15 days. Okay? Tapos, sa properties naman, ito yung ating mga bahay. Tapos, ito yung number of rooms per house. Tapos, pwede tayo makabili ng mga properties sa gacha or dun sa marketplace. Tapos, 350 nga ang cost ng gacha. Sa farming naman, meron kasi tayong dalawang way para makapag-earn dito. Una is yung renting, which is ito yung passive income natin, na yung ating room is makaka-earn nga ng 180 NE per day pang nagpaparent tayo sa mga NPC. Okay? So, NPC guys, yung ating mga customer dito, pero may mga penalty naman tayo pag hindi natin nagawa yung ating pag-aalaga sa ating properties.
kailangan tayo mag-clean at mag-repair. Tapos yung freeland kasi guys, exposed yun masyado, kaya kailangan nga magtayo ka ng fence, okay? Tapos ito naman yung ating daily quest, meron tayong cleaning at repairing. Sa cleaning, 25 rooms per day yung pwede nating ma-clean. Parang PBU kasi to guys, na parang magdidilig tayo ng tanim, pero dito, magki-clean nga tayo at magre-repair, okay? Pero ang catch kasi dito na pag own properties mo, yung nilinis mo, hindi ka makakakuha ng reward. Ayan, you will not earn any reward. Same with repairing. Ayan, you will not earn any reward. Sa repairing, meron tayong 5. Sa cleaning, meron tayong 25. Tapos, ito naman yung sinasabi na electricity. Tapos, may mga discount dito kapag meron kang hawak na ninti. Okay? So, importante na may hawak ka na ninti. Tapos, meron kang land. Tapos, kung ilan yung properties mo. Ayan. So, 2 properties, may additional kang 4% discount. So, may mga discount kang makukuha kapag may na-reach kang condition dito. Tapos, yung in-game items nga, yung cleaning tool, yung repairing tool, yung maid service, construction crew, so on and so forth. So, hindi ko na guys yan isa-isahin at punta na lang po tayo sa tokenomics nila na sinasabi nga dito na nag-burn sila ng token. Tapos, itong 62% yung hindi nakalock, na token lock lang po ata. At ito yung ginagamit natin sa ating in-game pool, okay? Tapos, ito yung distribution nila. At punta naman tayo dito sa kanilang team. Sa team nila guys, hindi nga sila docs talaga at ang nakita lang talaga natin is yung EMA, which is hindi din talaga sila nagpakita ng mukha. So kung mag-i-invest po kayo dito, i-take note nyo po yun, and yun nga is invest only in what you can afford to lose, and kayo na po ang bahala at mag-decide kung mag-i-invest man kayo dito, basta guide lang po yung ginagawa po natin dito sa project na to. Okay? Tapos may mga, ano lang po sila dito, mga rules, ayan. So i-take note nyo na lang din po, and yun lang naman yung andito sa kanilang white paper. Okay? Tapos siguro yun lang po sa project na to guys, at gagawa na lang po tayo ng another review para mapakita sa inyo kung paano nagpa-function yung ating NFT game na to. And yun nga, comment na lang po kayo ulit dun sa video ko kanina na sinabi para manalo po kayo ng 500 pesos GCash. And yun nga, palike na lang po, subscribe. Salamat! Bye-bye! So singit na lang pala guys, ang maganda pala kasi dito, sinasabi dito kung kailangan linisin yung area. Ayan o, papansin nyo. Parang meron talaga siyang parang notification or parang sign na need na to linisan. So yun lang yung maganda. Unlike yung sa PBU, di ba, na kailangan mo talagang i-check per land. Dito, meron siyang identification na need na linisan. Yun lang. Tapos kung sisilipin nga natin dito, makikita natin na kailangan siyang linisan. Kaso tapos ko na kasi, yan. So nakaspend na ako ng NE kanina, pero kung titingnan nyo, nabawi ko kaagad yung aking na-spend na NE. Diba? Halos 1,450 na lang na NE kaagad yung nakuha ko. Okay? So, yun lang guys. Sana may na-share po ako sa inyo. Palike na lang po, subscribe. Salamat! Bye-bye!